ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Mickey De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Attorney Carlo. Galing kay Nana. Good PM po. Magtatanong lang po ako. Pag po ba 20 years nang hiwalay ang mag-asawa at zero communication, pwede na po bang magpakasal ang iba sa ang isa sa kanila sa iba? Sana. Sana. Dalawa ang puso mo. Anyway, years na, sakit alam mo, ng batas natin. Palagi ko rin sinasabi talaga to. And I'm always apologetic when I give this answer. Hindi pa rin. Ganun ka-absurd, ha? Hindi pa rin. Kahit 20 years na kayo, zero communication. Hindi pa rin ano to. Hindi pa rin sabi mong ground talaga na mapawalang visa. If at all, legal separation lang. Yes. Diba? Kasi, pero ang absurd, sir, 'di ba? Parang wala na nga, hindi na nga kayo nagkikita. Ayaw niyo na sa isa't isa. Pero ganun po talaga kasi mahigpit po yung grounds natin ng annulment at declaration right. of nullity. Diyos ko, alam mo ba yung declaration of nullity from mistake in identity? Mga nangyayari. Parang lang pwede sa ba naman 'yon? Na pinangasawa mo, alam mo ibang tao o kaya kamag-anak mo, 'di ba? Stepchild, yung mga ganun, hindi applicable talaga. Pero syempre, nagtatanong kayo ano yung mga psychological incapacity. Meron 'yon sa Article 36. Pero mahirap po patunayan 'yan. Dapat existing at the time of the marriage, tapos dadaan ka pa sa isang psychiatrist o psychologist para patunayan na may sakit talaga ang isa sa inyo o pareho sa inyo. Oo. Mental illness po siya. To comply with the marital obligations, Attorney Carlo, hindi lang porkit may mental illness ka. Particular diba? Sa pagpapakasal. Iba naman kasi yung parang ano, kung merong kang depression sa pag-iisip, ground naman for annulment yon. Pwede mag-file. Unless freely ka nag-cohabit sa kanya, kahit okay lang sa'yo yan, kumbaga, yun yung annulment. So, sorry talaga, Nana. Although, ayoko naman, hindi ko naman kita tinuturuan ng ano, meron tayong presumptive death. Ayun, pero yun nga lang kasi. Pero yun, dapat. Dinideclare well, mo na patay na yung founded belief na patay na yung asawa mo. Eh, base naman sa sinalaysay niya sa atin. Pinagtataguan ka lang yan. Hindi lang sila nag-uusap for 20 years. Hindi lang sila nagkikita, walang communication, pero hindi patay na. May ganon, declaration of presumptive death. Yung totoo ha, yung alam ko kasing may mga kalokohan ginagawa. Tipong sumakay ng bangka o barko tapos biglang lumubog yon tapos hindi na mahanap yung wreck na lang ang nakita tapos lumipas ang so many years wala pa rin yun pwede siguro yun pero hindi lang kayo nagkita hindi mo siya pwedeng pa-declare hindi tsaka alam mo bawa medyo malikot ang isip mo, gawin mo yan. Oh. Kahit di naman patay. Alam mo ba, pag nag-reappear yan, ni-recording lang eh. Revive ka agad yung kasal mo. Kasal ulit kayo. At nangyari na sa isa sa mga kliyente namin yun. Talaga? Hassle, no? Oo. Yung nag-reappear lang yung spouse na akala, well-founded naman, akala talaga nung babae patay na. Nag-reappear lang yung spouse, buhay na pala. O paano na sila? Eh, kasal siya ulit. So, terminated yung second marriage. Oo. Naging madugo ang sitwasyon. Ang hirap nun. Parang hirap nagbagong, ano ka na, started a new life. Tapos, kinalimutan mo, akala mo wala na eh. Tapos nabuhay. Yun pala eh. Pinagtaguan lang Pinagtaguan lang pala. Kaya kayo mga lalaki, huwag kayong ganyan. Diyos ko, ang ayos-ayos yung pinasok yung kasal. Kung makapanligaw kayo, wagas. Tapos bigla mo lang lalayasan. Ano ba naman? Magpaalam ka naman ng tama o kaya siguro... Parang mga resignations kayo na text na lang. Mag-text ka man lang. Nag-aawol lang. Nag-aawol. Alright. Problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan!
ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas.